And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga ang balita mga kababayan, no? Ang ating mga mambabatas na inaantay lang na matapos itong Holy Week mga kabatid at sisimula na, no, ang imbestigasyon sa mga taong sangkot, no, sa pagpapasok nitong mga 36 Chinese, no, na espiya ng China dito sa Pilipinas. Yan po ang ating topic ngayon mga kapatid. Kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and paki-like ang ating video mga kababayan. Sabi nga dito sa balita ng Manila Bulletin mga kababayan, no? Taksil sa bayan, barbers can't wait to find out who recruited Chinese nationals to PCG. No. So pinapatapos lang talaga itong Holy Week mga kababayan para masimulan po ito dahil naka-break po lahat, no, pati yung Senate natin naka-break din po. Ayon pa dito mga kapatid, no, kay Representative Robert Barbers, no. Meron siyang kinote dito mga kababayan. Noong panahon ng hapon sa Pilipinas, meron tayong mga makapili. Ang makapili mga kapatid, ha, sa mga hindi nakakaalam diyan, no, ang makapili po ito po yung grupo, no, ng mga Pilipino na kung saan nagtaksil din sa bayan mga kababayan, no. Nagtaksil sila sa kanilang bansa, no, sa Pilipinas at kumampi sila sa hapon, no. Yan po yung makapili na sinasabi, no. Noong panahon ng hapon sa Pilipinas, meron tayong makapili, mga makapili, no. Ngayon, meron na rin umano tayong mga makabagong makapili. Ang tinutukoy po ni Representative Ace Barbers ito mga kapatid is yung mga kababayan natin, no, na pumanig sa China, no, at ibinentang bansa natin, no, para sa kanilang pansariling kapakanan mga kababayan, no. Sabi dito, meron na rin umano tayong mga makabagong makapili na nagsisilbi sa interes ng China. Alam nyo na mga kapatid, no, kung sino po yung mga kababayan natin na yan, no, yun po yung mga makapro-China, no. At sabi pa dito ni Representative Barbers, panahon na para imbisigahan at kilalanin ang mga umano'y mga walang konsensya at taksil sa bayan na mga ito, no. So pinapatapos lang talaga mga kababayan, no, yung Holy Week na to at malalaman na natin mga kapatid kung sino-sino ba itong mga ito, no, na nagtaksil sa ating bayan mga kapatid, no, na kung saan hinayaan nilang makapasok ang espiya ng China, no, para mabantayan tayo ng bansang China mga kababayan, no. Talagang masasabi natin pagtataksil ito sa bayan mga kapatid dahil nakasalalay po dito ang ating national security. Biruin nyo yan mga kaibigan, no? Habang nagpaplano ang Pilipinas, no, kung paano depensahan ang ating bansa, nasa loob lang pala ng organisasyon ng Coast Guard yung mga espiya ng China. Napakagaling naman talaga yan mga kapatid, ano? Sabi dito, sana ba yun, no? Meron pa tayo dito eh. Ito. Sabi ni Barbers dito, no? Sa mahigit na 3 taon na sila'y nakapaloob sa PCG, malamang ay may mga kasama itong espiyang Chinese military at inaalam na nila lahat ang mga estratehiya, mission at objectives, communication and gadgets, no? Gaya ng aking hula nga mga kapatid, no? Itong mga Chinese na ito ay talagang espiya to mga kababayan, no? At wala itong ginawa sa loob ng PCG kundi manmanan, no? Alamin kung ano yung mga intelligence report natin at automatic yan mga kapatid, no? Tina-transmit agad nila yan sa China. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid, no? Gaya na sabi ko sa nung nakaraang vlog natin, no? Hindi ba nakapagtataka na bigla na lang silang pumasok diyan sa loob ng PCG at may mga posisyon pa, no? Biruin mo, Brigadier General, no? May mga general na mga posisyon mga kababayan, no? At yung mga posisyon na yung mga kababayan, no? Yan lang po ang susi ng mga espiya ng Chinese, no? Para mapakialaman nila or maalam nila, no, yung mga intelligence report natin dahil pag ordinaryo ka nga lang na
Coast Guard mga kapatid, wala ka pong karapatan na pakialaman kung ano man yung mga intelligence report dyan. So, para magkaroon ka ng karapatan dyan, kailangan official ka mga kababayan. No. At parehas nga kami nang iniisip ni Representative Barbers mga kapatid. No. Ayon pa dito ha. Kung iisipin, grabe ang nagawang kawalang hiyaan sa PCG at dapat panagutin sa batas kung bakit nila pinayagan ito. No. Sa tingin nyo mga kababayan, no? Sino kaya ang pinapasaringan dito ni Representative Ace Barbers mga kapatid? Sino kaya dito yung sinasabi niyang mga taksil sa bayan mga kababayan, no? Well, para sa akin mga kapatid, no, malinaw na. No, malinaw naman na talaga kung sino-sino yung mga kwan, sino-sino yung mga yan, 'di ba? Wala naman tayong ibang pagdududahan diyan mga kababayan, no. May magpahanggang ngayon nga, 'di ba? Pabalik-balik sila sa China. Ano yung business nila doon sa China mga kapatid? No? Hindi lang sila basa-basa official, no. Sila po ay nasa national government dati mga kababayan, no. Ito si Attorney Harry Roque, 'di ba? Hindi ko sinasabing si Attorney Harry Roque ito ha, yung pinapasaringan ni Representative Ace Barbers ha. Pero totoosin, magtataka ka eh, no. Ano ang ginagawa ni Attorney Harry Roque sa China, 'di ba? Ano yung mga sinasabi niyo, nakikipagpulong siya? Sino ang pinupulong niyo sa China mga kababayan? 'Di ba? And isa pa diyan, no. After bumaba sa pwesto ni President Duterte, bakit siya nagpunta ng China mga kapatid? No. Hindi ba nakapagtataka 'yon? No. Well, kung siguro walang issue, no, mga walang lumalabas sa mga ganitong issue ngayon mga kababayan, no. Well, iisipin natin na baka nga nagbakasyon lang doon si President Duterte, no. After niyang bumaba sa kanyang pwesto, no? Posible pa 'yon. Ang problema lang dito mga kababayan, meron kasing pumuputok na mga issue ngayon. Isa na dyan yung midnight deal, mga kapatid. Tapos itong mga espiya ng Chinese na nakapasok dito sa kwan, no? Sa tawag nito, Philippine Coast Guard natin. No? So, mapapatanong ka talaga, oy, former president, no? Anong ginawa mo sa China? Anong business mo doon? Ba't pumunta ka pa doon at nakipagkita kay Xi Jinping? Diba? Eh, tapos ka na sa termino mo. No? So, bakit bumisita ka doon? Ano yung kwan? Ano yung mga napag-usapan nyo doon? Isa yan dito, mga kapatid. No? Sa, kumbaga, questionable. No? Questionable po talaga. No? Tapos ka na eh, sa pwesto mo eh. Tapos ka na sa pagiging pangulo ng bansa. Nagpunta ka pa doon. No? At ngayon na, no? Nag-backfire na lahat mga kapatid. Nagsilabasan na itong mga baho na ito. 'Di ba? Kaya nga itong si Attorney Harry Roque, ipatuloy niyang kinokondisyon yung mga supporters nila na ang China ay kaibigan at hindi kalaban, no? At meron tayong utang na loob doon. Alam niya ang purpose diyan mga kapatid, no? Normal lang po 'yan na i-condition nila yung kanilang mga tagasunod, no? Nang sa ganun, hindi sila mabukya, no? Kasi once na nabukya sila, no, tapos ang mga political career nila mga kababayan, no? Kaya kailangan nilang panindigan yan, yung pagiging maka-China nila dyan, no? Kailangan nilang i-brainwash itong kanilang mga tagasunod mga kababayan, no? Nang sa ganun, no, manatili pong loyal sa kanila yung kanilang mga supporters mga kababayan, no? Kasi paano na lang yung mga interest nila sa 2025 at 2028, no? Kung sakaling hindi nila ito mabigyan ng kumbaga, kung hindi sila makapag-retaliate dito sa tawag nito, itong issue na binabato kay PRRD ngayon, no? Kasi si PRRD naman talaga ang pinaka pangunahing kine-question dito, yung totoosin eh, dahil siya yung presidente. So kailangan nilang i-debunk yung allegation laban dito, no, kay sa ating former president, no. Para ma-debunk 'tong mga kapatid, ginawa nila, kinondisyon na lang nila yung utak ng mga kwan,
ng mga supporters nila na oh, ito, kaibigan natin ang China, hindi natin kalaban. No? At meron tayong utang na loob sa kanila. No? Kasi yun lang naman ang inaantay ng kanilang mga kwan, mga supporters, mga kababayan. No? Na mabigyan nila ng kasagutan itong mga aligasyon na binabato kay former President Duterte. No? Especially, marami na talagang nagpapahayag ngayon, mga kapatid. No? Kung paano binalahura. No? Or, tama ba yung term ko? Pero ganun eh. Para sa akin kasi, parang binalahura kasi talaga ang bansa eh. Pinaubaya ba naman nila yung karapatan natin sa West Philippine Sea? No? Hindi nila pinaglaban. Nasabihan ka pa na, sabihan pa na yung pagkapanalo na, yung pagkapanalo na ng Pilipinas doon sa kaso, eh, para lang ng isang papel, no? Na pwede mong punitin at itapon sa basurahan. No? Hindi, syempre, na, maano ka talaga, no? Maisip mo, talagang binalahura yung bansa. At ito na yung kanilang ginawa ngayon, mga kapatid. No? Kinundisyon na lang talaga nila ng tuluyan yung isip ng kanilang mga tagasunod na kaibigan ng China. Di ba? Yun talaga ang pwede nilang gawin dito. I-conditionin. No? Hindi nila pwedeng kontrahin yon dahil baka magkamali pa sila. No? Eh, totoo naman. Kaibigan naman talaga nila ang China. Sila naman, sila na mismo nagsabi niyan. Meron pa ngang isang post din dati sa GMA eh, no? Sa GMA news, no? Na kung saan sabi ni PRRD, no? Malaki ang utang na loob ng kanyang pamilya sa China, no? And para ma-debunk nila ito nga ngayon, ito nga sa Atty. Harry Roque, eh, talagang pinanindigan niya, no? Tinakwil niya yung kanyang bansa, no? At sinabi niya na itong China, eh, hindi kalaban. Hindi natin kalaban yan. Diba? Ngayon, ang inaabang ko dito, mga kababayan, kung sino-sino talaga yung mga taong ipapatawag nito sa hearing. At kung sakali ba pinatawag si former President Duterte, dadalo kaya siya? O gagayahin niya si Kibuloy? No. Yun yung mga aabangan natin dito, mga kapatid. Diba? Pero yun, sabi ni Representative Ace Barbers, no? May bagong makapili ngayon, no? Na kung saan mas piniling suportahan yung interest ng China sa Pilipinas. At yan ang ating aabangan sa susunod na linggo. Kasi nitong linggo na ito, mga kapatid, no? Holy Week kasi tayo ngayon, eh, syempre, nagre-recess din ng ating mga kwan. Nagre-recess din ng ating mga mambabatas. Pati yung ating Senado, nasa bakasyon din sila ngayon. Anyway guys, hanggang dito na lang muna itong video na ito. Kung nagustuhan po, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Dito na lang. Adios.